the frequency and volume a bit? Startups, originators, musica, cultura, the arts, politica, sports, news, technology, crime, tragedy, comedy, lahat ng makabuluhan. We are your independent podcast content creator, straight from the Philippine Islands. Mabuhay. You're listening to Podcast.ph. Welcome to the 11th episode of Martin's Mancave on Podcast.ph. My name is Martin Andanar. You may listen to us in two ways, by logging in to www.podcast.ph or by typing podcast space ph on SoundCloud. Add, follow, and like us on Facebook, Twitter, and Google. Just type Podcast.ph. Inside Martin's Man Cave today is already considered one of the pillars of AM news broadcasting. He also literally has the most distinctive baritone voice in the news industry. Rey was born on September 20, 1948 in Manugit, Tondo, Maynila. His father is Vidal Kalilong Langit of Pampanga, and his mother is Esperanza Patyag Magat Langit. Rey has three siblings, namely attorney Agnes Sunga, Virgilia, and Rosario. He's married to businesswoman Estrilia Dino Langit, to whom they have two sons, namely Rayster and JR. He finished grade school at the F.G. Calderon Elementary School and high school at the Far Eastern University Boys High School. He graduated at the Far Eastern University in 1968 with a Bachelor of Science in Commerce. And he also took up law and finished his, accomplished law proper in 1970. Well, ladies and gentlemen, please welcome Reynante Magat Langit. Thank you, sir, for accepting our invite. Thank you also, Martin. Thank you. Napakahaba po ng inyong achievement, sir, no? Actually, hindi pa updated yan. Hindi pa updated, so mas mahaba pa dyan, no? Actually, it's been a debate amongst us broadcasters if Rey Langit did modulate his voice or not. Pero ngayon, nag-uusap tayo kanina off mic. Hindi naman modulated. Yung pa rin ang boses mo. But please confirm it to all of us, sir. Modulated ba yung voice mo? Hindi. Siguro built-in na ang modulation. Uh-huh. Built-in na yung modulation. Built-in na. Uh-huh. Pero kayo ba yung nagbo-voiceover din, sir, ng mga commercial ng mga unang... Oo. Meron din akong voiceover ng mga commercials. Ng mga commercials. Uh-huh. All right. Okay. Let's go back to the time that you were born, you know? Up until childhood. Let's talk about your childhood. How, paano ka pinalaki ng iyong mga magulang? I understand you were born in Tondo and raised in Tondo. You know, yeah, Martin, I'm proud always to say na Tondoboy ako. Yeah, nawitis ko ang buhay sa Tondo, especially during my childhood. Yeah. Pinanunod namin sa street kung paano magpanaan. Uh-huh. Paano maghabula ng mga gang. Uh-huh. During my time, doon usong-uso, tsaka doon prominent ang Tondo. Basta violence at tsaka criminality, uh-huh. Doon nasa po nung irang yun. Eh. Uh-huh. I was then a student. I was then in my grade school. Uh-huh. Katunayan, lagi nagagalit ng father ko kapag nakikita niya akong pinanunod ko sila. Uh-huh. Yung mga naglalaban ng mga gang sa street. Mm-hmm. Noon, basta't may hawak na pana yung yung panang improvised na pana na yung mga malalaking pako na pinitpit at pagkatapos mm-hmm. merong sima. Uh-huh. And then merong tirador. Uh-huh. Alam mo, you won't believe it, yung ang tatapang ng mga tao at the time. Uh-huh. Yung kanilang shirt, tatangga din lang nila at yun ang gagawin nilang shield. Uh-huh. Kasi doon sa damit, t-shirt, kumakapit yung panay. Uh-huh. Hindi tatama sa katawan mo eh. Okay. Kaya
at the time, nakita ko yun, na-witness ko yun. Yeah, kumbaba, no, every corner. Mm. Yeah, dahil kasi, I remember, bago ka marating doon sa place namin. Eh, sa Manugit. Doon sa Pilar Street in Manugit. Mm. You have to pass mga anim na mga streets. Uh-huh. From Abad Santos to Bagak to Mulabe, yeah, to Abukay. Mm-hmm. Yeah, ito yung mga pangalan din ng mga places sa ano yan, sa Bataan eh, di ba? Uh-huh. Yeah, every corner yan may gang. Iba yung kung makakalusot ka nung sa first gang, uh-huh, merong second gang, merong uh-huh third gang. Uh-huh. Yeah, so siguro so yes, mas notorious yung mga gang nung panahon mo dun sa Tondo, o you can say na parehas lang ngayon? Ah, hindi. Mas notorious doon. Iba noon. Ito yung mga panahon nila, no? Nila Asyon Salonga. Asyon Salonga. Oo, yan. Uh-huh. Prominent na prominent uh-huh dahil aside doon sa napapanood natin sa mga movies, uh-huh, narinig ko nung bata ko. Uh-huh. No? Bagamat malayo rin sa area namin, Bangkosay kasi yun. Buhay pa siya noon. Narinig na namin. Nung lumalaki ka na. Uh-huh. Nung lumalaki ako. Uh-huh. Uh-huh. No? Kasalukuyan silang namamayagpag. Oh, namamayagpak ng mga panahon yun. Oh. So kung ano yung sa mga pelikula na Asyong Salonga ni Erap, Asyong Salonga ni Governor Ejercito, ganun na ganun. Ganun. Oh. Ang situation. Oh. At saka ano ng mga panahon yun, kapag mayroong trouble, mm-hmm, hindi agad papasok yung mga mobile unit. Mm-hmm. Kasi alam nilang delikado. Uh-huh. Yeah, they have to wait for, let's say, 1 hour. Uh-huh. Pag nag-settle na, uh-huh, tsaka sila papasok. At saka noon, uh-huh, kapag ka pumasok ang mga pulis, naka-bulletproof yan. Mm-hmm. Mm-hmm. Naka-bulletproof. Hindi sila papasok sa isang area na hindi naka-bulletproof. Rara-rata-rata. Eh, ngayon eh. Uh-huh. Pwede. Pwede uh-huh kang mag-imbestiga, pwede uh-huh kang pumasok lang na walang uh-huh protection sa body. Uh-huh. Noong kapanahon ng yun, lumilipad yung mga pana. Nandun pa yung ancestral house nyo sa Tondo o nabenta na? Actually, mayroong bumili. Uh-huh. And nabisita ko yan noong previous na election, uh-huh, 2010, mm-hmm, kasi maglilibot kayo, di ba? Pinuntahan ko. Mm-hmm. Tuwan-tuwa ako dahil yung Martin, yung bahay namin yon malapit sa Chinese Garden. Uh-huh. Yung Chinese Garden yon ang recollection ko, doon ako nagsasaranggola. Kapag halimbawang gusto ko ng konting baon, mm-hmm, doon ko kukunin yung baon ko. Mm-hmm. How? I remember I was in the grade school bago ako pumasok dito sa FJ Calderon, dadaan muna ako ron, and then kasi kapag tumutulong ka ron sa mga kama, ang tawag ron kama eh, yung mga bed of pechay, repolyo, kinchay, mm-hmm, ito yung mga tanim noon eh, ng mga yeah panahon yun, ano? Uh-huh. Kapag nagbubunot ka ng mga wild grass, uh-huh, at nilalagay mo ron sa isang bucket, at ipakikita mo rin kay Poa, yung mismo may-ari ng ano, aabutan ka ng G's, uh-huh, centimos. Meron ka ng baong kagad. Uh-huh. Yeah, kaya noon, I always remember, yeah, ngayon ko lang nakukwento ito, Martin, uh-huh, yeah, napag-uusapan lang natin way back. Alam mo, minsan, pag nagmamadali ako, yeah, maliliit ako sa school, uh-huh, hindi na ako magbubunot eh. Uh-huh. Ang gagawin ko na lang, kukunin ko na lang yung nabunot ko dati, nasa binoong yung balon. Okay. Siguro, alam naman ni Poe yun. Di naman fresh yung binunot kong mm-hmm grass. Tatakbo ko sa kanya. Pakikita ko na may binunot ako. Iaabutan na rin niya ako ng 10 centavos. Mm-hmm. Oh. So, may baon na ako noon. May baon na ako. Rey, tell us about your parents. Let's start with your father. Well, my father is a disciplinarian. Sundalo siya dati. Mm-hmm. And then, I'm sorry. Mm-hmm. Mag-retire siya sa pagiging sundalo, nag-operate siya ng isang jeep pampasahero. Mm-hmm. Kaya ang father ko, I'm proud to say na matagal na panahon na buibiyahe siya ng Quiapo, Monumento Quiapo. Yan ang pasada niya. Driver, huh? Driving his own jeep. Mm-hmm. At misa sumasama ako sa kanya. Mm-hmm. Yeah, matagal na nag-drive ng jeep ang father ko until kinuha siya mismo ni the late Johnny Cancio. Johnny Cancio is the legal advisor of President Macapagal at the time. No? Mm-hmm.
kinuha siya na mag-head ng isang malaking security force ng GSI at the time. Uh-huh. And then nag-work sa government ang father ko until mag-retire siya here from GSI. Mm-hmm. Okay. How about your mother? My mother was a very simple housewife. Yeah, meron siyang isang sewing machine sa bahay. Mm-hmm. And I cannot forget that dahil nananahi siya ng mga brasier. Mm-hmm. And then kukunin niya yung mga materials from Divisoria. Yeah, tapos bubuhin niya sa bahay yung mga brasier. Mm-hmm. At tapos utusan pa niya ako punta sa Divisoria para maghatid noong mga natapos na. And I remember when I was in grade school, pumasok ako ng scouting, nakikita ko yung ano, yung mga handkerchief na gamit ng mga scout, no? Mm-hmm. Nilagay dito. Nilagay dito sa balikat, di ba? Ano yan? Sa laging karabaw. Yes, exactly. At the time, yung mga handkerchief na yan, doon sa cooperative, binibili namin, I think, na mga 15 pesos. No, 15 pesos. Inuwi ko one time yung handkerchief na yan. Sabi ko sa mother ko, Nay, nananahi ka naman. Kaya mo bang tahiin ito? Square lang naman actually. Tapos tutupi mo lang para maging handkerchief sa mga Boy Scout. Andali yan, sabi niya. Lalagyan lang ng piping. Sabi ko, kung bibili ako sa Divisoria ng tela, the same, at saka lagyan ng piping, magkano ang cost nito sa tingin mo? Siguro, mahal na yung 4 pesos, sabi ko ron. Wala pa yung labor. Siguro, mga 5. Uh-huh. Kompleto na yan. Takbo ko ron sa cooperative sa school. Uh-huh. Sabi ko, binibenta ko ninyo ng 15 pesos ito. Uh-huh. Pwede ko ba hong ibenta sa inyo ng 12? Sabi ko ron. Uh-huh. Bah, mura! Kukunin namin ng 12. Uh-huh. So in other words, nakita mo difference ng 4 pesos hanggang 5 pesos to 12 pesos. Mm-hmm. Ganon, grade school, medyo very enterprising na ako. Ha? Kumikita na ako. Kaya pala kinuha mo yung Bachelor of Science in Commerce. In Commerce. Kasi talagang mahilig ka sa negosyo, sa komersyo, maging entrepreneur, negosyante. No? Yeah, when I was, madagdag ko lang yan, Martin, when I was in college na, I will see to it na ako magiging presidente ng school, class ko. Mm-hmm. Normally, hindi ba, kapag full load ka, anim yung mga subjects na makukuha mo, hindi ba, at any given time, pipilitin ko maging presidente ako ng bawat subject. Mm-hmm. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil sa komersyo, dahil sa kita. Uh-huh. Not because I am the lead student of the class. Uh-huh. Kundi, kapag ka presidente ka, remember, meron kayong outing, kukuha ko ng bus, kukuha ko ng photographer, at mga souvenir photos, may commission ako. May ganun. Yan ang extracurricular ng mga panahong yun. Medyo may konting kita, di ba? Yeah. Matatawa ka. I'm enjoying trying to look for some add-on dun sa inaabot sa akin ng parents ko. Hindi ako nagre-rely dun sa baon na ibinibigay ng parents ko. You have three sisters. How was it growing up with sisters? Three sisters. Ikaw lang laki. Ako lang lalaki sa mga sa family. Alam mo, Martin, medyo sad to recall. When I had the twin sisters, ito yung bunso namin. Kasi si Ate Agnes, ito yung eldest. And lawyer. Yung lawyer. Mm-hmm. And then ako ang sumunod. Pagkatapos yung twin sisters, no? Mm-hmm. Noong mag-deliver ang mother ko sa hospital, merong lumapit sa kanya. I still remember the name. Ang pangalan, S. Letty. I stand corrected. Letty ang pangalan. Mm-hmm. Ano siya? Good-looking, quite young. Must be in the early 20s at the time. Yes. Lumapit sa mother ko doon sa hospital. Ang sabi ganyan, dalawa ho yung anak ho ninyo, baka mahirapan ho kayong alagaan yan. Uh-huh.
And ako ho, nag-a-apply sa inyo ng yaya. Mm-hmm. Mag-babysit doon sa twin, baka mahirapan daw. So, maganda naman yung approach. So, in other words, didala ng mother ko sa bahay noong lumabas sila sa hospital. Mm-hmm. And siya ang nag-alaga, no? Yeah, this, ang mga kapatid ko noon, siguro mga 1 month lang sila. Yes. 1 month. Mm-hmm. And later on, talaga meron parang intensyon na kidnapin yung baby, no? So, tinanggay niya yung isa. And then, dahil very shocking and depressing for the whole family, nahirapan ang mother kong i-handle yung situation. Mm-hmm. So, to cut the long story short, yung naiwan, namatay. Oh. Si Rosario. Yung tinangay, despite of the assistance extended by the NBI at the time at saka ng police authorities, natatrack nila yung mga pinuntahan at saka yung mga pinagdaanan. Let's say, kunyari, tumuloy siya doon sa isang bahay na gano'n. Mm. Yeah, nagpakilala siya na tumakas doon sa kanyang pamilya dahil sinasaktan siya noong kanyang husband. Kaya pala, noong nagkatay sa amin ng yung meron kami alagang duck bibi, no? Yun ang niluto. Yung palang blood noon, kumuha siya ng blood noon at nilagay intentionally doon sa mga lampin at saka doon sa damit niya nang tumakas. Ito pala ang pinakikita niya doon sa mga tinutuluyan niya na siya battered. Battered siya. Mm-hmm. At dala-dala yung baby. So, na-trace yun kung saan siya tumuloy until mag-cross siya ng Pasig. Mm-hmm. Yun, nawala na. Nawala na at hindi na namin na-track. I was then my grade school. I remember, kaya yun ang isa sa mga reasons also, Martin, kung bakit ako pumasok sa broadcast. Dahil kapanahon na ni Yabot, ni the late Kapaing Yabot, noong manawagan ng parents ko kay Kapaing. Mm-hmm. Yeah, para i-appeal doon sa tumangay na baka pwede niyang ibalik. Mm-hmm. And kung ano man ang gusto niyang pwede naming makayana na i-exchange doon sa baby, no? May balik lang. So, yung panawagang yun, naalala ko, sabi ko, sana maging radio announcer din ako at every now and then, ibo-broadcast ko ito, ipanawagan para makarating doon sa tumangay, no? Mm-hmm. But you know, mind you, nung nasa broadcast na ako, tuwing ibo-broadcast kong ganito, Martin, ang daming mga nakapila roon sa station na kapatid mo. Mga kapatid ko. At may mga cases pa na nag-taxi, reimburse yung taxi expense sa'yo. Pero alam mo, kapag kakapatid at saka kadugo mo naman, meron tinatawag na lukso ng dugo, di ba? Natural yun eh. Pero hindi ko na, doon sa effort na yun, hindi ko na-recover. Hindi namin na-recover yung kapatid ko. So, yung batayan siguro, parinigan ng boses mo. So, sa madaling salita, yes. You don't know where she is. Yes, up to now. My goodness. At pati yung, I wouldn't know if she's still alive, yung kumuha na katulong namin o yung babysitter namin. Mm-hmm. Yeah, pero hindi na siya nagpakita at hindi na siya hindi nagparamdam kung pinararansom niya yung kapatid ko. Eh. Mm-hmm. Mm-hmm. So in those early years, Martin, naka-experience naman kung ano ang familia na nagkakaroon ng ganitong klase ng mga trahedya sa buhay nila, di ba? Mm-hmm. Yung mga nagkakaroon ng kidnapping, yun, naranasan namin yun. Mm-hmm. Nung lumalaki ka, nabanggit mo na driver yung tatay mo, nanay mo, mananahin. You were basically a middle class family. Yes, that's true. Na during when you were growing up, you know. Anong pinagkaiba nung driver noon tsaka driver ngayon? Kasi
nakita ko sa resume mo, FEU. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kayang paaralin na isang driver ang bata sa FEU ng mga panahon na yun. Tama ka riyan. Nung mga panahon yun, hindi masyadong mataas ang competition eh. Yeah, pati sa mga mm-hmm. drivers, kumikita sila. Mm-hmm. Yeah, very decent revenue, I mean, very decent na income ang mapasok sa parents ko. Mm-hmm. Nataon naman na sa kanya rin yung jeep kasi hindi siya mm-hmm. nagba-boundary. Mm-hmm. Yeah, sarili niya yung sasakyan. And hindi rin ganun kataas ang tuition fee ng mga panahon yun. Mm-hmm. Kahit na sikat ang FEU, mm-hmm. wala pa masya. Wala pa, hindi pa matunog ang Ateneo at saka ang Lasal uh-huh. at the time. Uh-huh. Ang mga matutunog, UP. Not even UP. I remember UE, FEU, and UST, mga magkakalaban. Uh-huh. Ang mga pinuproduce nila karamihan, mga magagaling na mga accountants. Uh-huh. And magagaling na mga nurses. And ang mga pambato nila, yung mga medical medical students nila. So during those years, no? Yung ate mo naging abogado, ikaw naging bachelor, graduate ng commerce, no? Kayang paaralin ng driver at isang mananahi mga anak niya para yes. maging abogado at maging broadcaster or no. commerce graduate. No? Totoo. Kayang-kaya at the time dahil pati naman ang ano noon, ang bilihin, Martin, uh-huh. Iba. Ang layo ng... at the time, meron ka lang, let's say, ito, hindi ka maniniwala. Mm-hmm. Meron ka lang 100 sa pocket mo. Mm-hmm. Nakararating kami sa Baguio. Mm-hmm. 100 pesos, ha? Nakararating ka sa Baguio, nakababalik ka sa Metro Manila. Mm-hmm. Nag-taxi pa kami yung lagay na yun. Wow. Taxi? Taxi. Ganun kalayo? Oh, hindi. Kukontra tayo mo yung taxi. Yung taxi, sa 25 pesos, papayag na sa'yo eh. Dahil hindi naman ganun kataas ang gasolina at the time. Mm-hmm. And ang tricycle, 5 centimos hanggang G's. Mm-hmm. Ang laki na nung ano. Mm-hmm. Kapag bumili ka ng pagkain sa tindahan, luya tsaka bawang libre. Mm-hmm. Ganun ka kababa ang ano. Ganun kaganda ang ekonomiya ng bansa natin noon. Ganun kaganda ang ekonomiya. Ganun ka ang standard of living natin na affordable na affordable ang lahat ng bagay na gusto mong makain. Mm-hmm. Alam mo, ang laki ng difference ngayon. Noon eh, meron ka ng kotse, 8,000 lang pera mo. Mm-hmm. I remember, I was with ABS-CBN, yung isang kasama naming broadcaster, still alive up to now, si Eli Arcilla, bumili siya ng Volkswagen, mm-hmm. yung Beetle. 8,000. Uh-huh. Brand new. Mm-hmm. Paano kang hindi mabubuhay sa panahon yon? Mm-hmm. Ang sweldo ko, unang-unang sweldo ko nung pumasok ako sa PBS, kasi yun ang first station ko eh. PBS yung Philippine Broadcasting Service, no? Mm-hmm. Ito yung government station. Government station. Mm-hmm. Kaya dun ako napasok dahil nung nagtatrabaho sa GSIS, sa IBM department, every break time, umaakit ako rin sa top floor ng building, naroon kasi yung radio station. Mm-hmm. E di, habang naroon ako, nakikita ko, nagkakaroon ako ng idea, sabi ko, siguro one of these days, sabi ko, gusto ko rin mag-broadcast. Uh-huh. Uh-huh. Tapos bababa na naman ako, magtatrabaho na naman ako sa IBM machine. Mm-hmm. Yun ang pinaka-latest nila noon. IBM machine, this was during the 60s? Yes. No, 70s ito. Oh, 70s. Yes. No, so you were working... No. 60s, di ba? So, yung trabaho nyo, you were working on mainframe computer machines. Correct. Malalaki. Malalaki yan. Aha. Mga giant yan. My goodness. Oo. So, from FEU... Yun ang top of the line. Yeah. No? Exactly. Oo, na computer. Wala. Hindi pa namamayagpag sila ni Bill Gates. Wala pa yung wala Bill pa. Gates na yun. IBM pa yun. Yes. My goodness. Oo. So, anong trabaho mo dun sa IBM... Was operator. IBM operator. Oh. Ibig sabihin, pagka-operator, nag-kiki-punch ka. My goodness. Yes. Keep punching. From bachelor...
I was still a student nung pumasok ako sa GSIS. Commerce, di ba? Commerce ka na? Yes. Bachelor in Science, major in Commerce. No, uh-huh. Major in the Banking. And Banking. No, BSc is the course, Bachelor of Science in Commerce, yeah, majoring in Banking and Finance. In Banking and Finance. Mm. So talagang hindi broadcasting ang... Hindi. Ito bang course na ito, pinili ng tatay mo, pinili ng nanay mo? But before you answer that question... And the other question, pumasok ko na sa broadcasting. Let's listen to an old song that belongs to that decade also. No? Okay. And then after that, we'll be right back with Mr. Rey Langit. Don't go away. The beautiful voice of Nat King Cole and the music Mona Lisa. Anong naalala mo, sir, pag narinig mo itong kanta na ito? Ang naalala ko, nasa broadcast na ako noon, Martin, dahil may program akong Ikaw ang Gabi at ang Awit. No? Uh-huh. I was then with ABS-CBN. Aside doon sa pagiging radio patrol sa gabi, nagpo-program akong ganyan. Ang DZXL nasa ABS-CBN pa noon, owned by the Lopez's, nagpe-play ako ng mga music na yan. Mm. Yun ang panahon na usong-uso yung For You. Uh-huh. Ano ibig sabihin ng For You? Yeah, kapag itinugtog mo ang awiting ito, yeah, this is for you. Actually, lima pala sila yung pinatutungkulan mo. Pag sinabi yung For You, akala nung isa nakikinig, siya lang. Okay. Uh-huh. Lima pala sila na inahandog yun mo nung nabanggit ang awiting yun. Uh-huh. Okay, so eto na tayo. Imagine ka ng college, pumasok ka ng GSIS, tapos naging operator ka ng IBM machine. Mainframe computers. Yes. After that, yun. Yeah, umakyat ako sa ano, sa PBS. Sa PBS na. And then bago pala ako naging serious na pumasok sa PBS, I remember sa school medyo active ako sa campus politics, no? Mm-hmm. Every time na nagsasalita ako sa mga classes, sasabihin sa akin ng mga estudyante, siguro announcer ka. Ganoon. Kasi pag nagsasalta ko, di ba? Kakampaign kayo, di ba? Campus politics to eh. Campaign. Afternoon, sabihin, announcer ka eh. Kaya pala eh. So, that gave me the idea, Martin. Pumasok sa mind ko, sabi ko, bakit nga hindi ko pasukin ito? Uh-huh. Total, yun naman ang impression nila, no? Uh-huh. I went to Aduana. Aduana is CBN. Uh-huh. Ang CBN ay hiwalay pa ho sa ABS at the time. ABS is Alto Broadcasting, purely television. CBN is purely radio. Okay. Chronicle Broadcasting. Sa Aduana, sa nito, dyan sa may Intramuros. Mm-hmm. Sa may ano, bandang lugar ng Comelec. Uh-huh. Yung area. Dyan, sa area. Okay. So I went there. Nakisama ako sa audition. Nakipila ako. Sabagat meron silang once a week na audition sa CBN at the time, uh-huh. No? And nakipila-pila ako, I feel na may advantage ako dahil sabi ko, student leader ako, nagka-campaign ako, expose ako sa pagsasalita, uh-huh. Yan, mga ganyan. So binigyan ako ng number, pampito ako na aakit doon sa stage. Meron silang small theater na aakit ka roon, babasahin mo yung commercial. Uh-huh. And then yung nakikinig na nasa kabilang side siya ng mirror, uh-huh. Ng glass, nakikinig yun si Professor Cesar Mortega, uh-huh. Is the name. He is a very prominent professor and at the same time, department head ng ABS at the time. Uh-huh. Okay. Time ko na umakyat dahil kasi mostly ang mga nagtitake ng chance na mag-audition, yung mga pagkaraniwan lang. Yeah, mga sidewalk vendors. Uh-huh. Yeah, kung saan-saan lang nagaling, no? Hindi nag-aaral na katulad ko. Uh-huh. I was student at the time. Umakyat ako. Pag-akyat ko, I saw the script at a glance. Naku, sabi ko, kayang-kaya ko ito. Maikli lang. Uh-huh. Nakalagay lang yun. Two-liner nakalagay. Uh-huh. Yeah, fly now with Philippine Airlines. Ganun lang kasimple. Uh-huh. Eh, siyempre sa audition eh. Pakiinggan lang yung projection mo, uh-huh. Yung voice mo, diction mo, di ba? Uh-huh. Gano'n lang. So, nung sinyasan ako nung professor, you're on, sabi niya doon. Inopen ko yung script. Uh-huh. I started reading it. Uh-huh. Maniwala ka, walang lumabas.
Walang lumabas. As in, puro hangin lumalabas sa bibig ko. Sabi ko, ano nangyari? Ba't wala akong boses? Ang dali-dali lang babasahin. Alam mo, the next that I heard from the audition master, thank you may go home. Naku, sabi ko, parang pinagsukluban ako ng langit at saka lupa. That was my first experience, a sad experience actually, and I didn't realize na inabot pala ako ng nervyos. I just saw the script waving, my hands and my knees shaking, at that's it. So, yung experience kong yun, hindi ko makalimutan yun. And after that, hindi ako gumibap. Martin, hindi ako gumibap. Lumapit ako sa isang technician. Ang sabi sa akin ng technician, alam mo, iho, sabi niya, ito, naalala ko ito, itong technician ito, hindi ko makakalimutan ang sinabi niya. Alam mo, iho, hindi kami talaga naghahanap ng announcer dito. Sabi sa akin. Lalo na ng mga announcers na hindi experienced. Bakit kami kukuha ng inexperience? Kami ang top station. Di kukuha na kami ng mga experience para i-pirate namin. It makes sense, no? Sabi ko, bakit ho kayo nag-audition pa? Survey lang namin yan kung may mga nakikinig sa amin. Sabi ko, Sabi ko, sir, mawalang galang na po. Paano po pwedeng pumasok sa ano sa istasyon na tulad dito? Iho, huwag kang papasok sa entrance. Gumapang ka from the exit. Naku, naging pala isip yan sa akin yan. Sabi ko, ano kaya ibig niya sabihin doon? From behind, sneak lang ako papasok. Huwag kang dadaan sa entrance. Hindi ako mapalagay. Pinagtanong ko yung mga ibang interpretasyon. So finally, I was able to arrive in the real meaning noong very meaningful na line na yun. Kapag ka pumasok ka sa broadcasts, huwag mong sasabihin gusto mong maging announcer. Sapagkat hindi ka na makaka-first base dahil marami may mga ambisyon. And ultimately, yun ang gusto nila maging announcer. Pero ang mission ko, makapasok lang sa loob. So you don't have to say ang ambisyon ko yung maging announcer. So, nagpunta ako rin sa PBS, doon sa top floor ng GSI's building. Pumasok ako rin, hinanap ko yung news director, si Mr. Bernal. Ang sabi ko sa kanya, sir, gusto kong lumipat dito sa inyo, magtrabaho. Anong gusto mong gawin? Sir, ano lang, magsulat lang ho. Gusto ko hong matuto magsulat ho ng news. That's it. No more, no less. Uy, halika, halika. In-embrace niya ako dahil kasi at the time, Martin, ang mga mahihirap na trabaho ng writer. Okay? Lalo na kung ma-assign ka sa ating gabi o madaling araw, preparation for the newscast, major newscast ng prime time in the morning, di ba? And radio was the biggest thing before. Yes. Wala, in TV, hindi masyado. Radyo talaga. Wala pa. Halos lahat ng Pinoy may radyo. Correct. Okay. At saka yung prime time na newscast na napapakinggan nila ng mga alas 7 ng umaga, alas 6 ng umaga, ang preparation niyan, midnight. Talagang... Kinakarir. Kinakarir yan. So anyway, natuto ko niyan. Yung teletype machine, lumalabas doon, yung UPI, United Press International, at saka yung AP, Associated Press, tinatranscribe yan. Nasa English, itatranscribe ko sa Tagalog. Gagawin kong News 4, no? Newscast 4. Newscast 4. Okay. Every time na iaabot ko yan doon sa newscaster, meron akong to self na tinatawag, Martin. Ano itong to self na ito? Bumubulong ako, magkasakit ka sana. Magkasakit ka sana. Hindi niya narinig, pero, you know, si Lord naman, naiintindihan niya kung ano yung wish ko. Narinig niya. One time, alam bang, nag-absentyon daw, mukha nagkasakit nga. Teka muna, let's put this into a timeline, a context. What year was this? Yeah, this was in the 60s. 60s, okay. Uh-huh. Okay, sige. Let's go on. Yeah, nagko-compute na sila kung anong edad ko ngayon, Martin. Anyway, 60s po ito, mga kaibigan.
So every time na inaabot ko kay Jerry Reyes, yung yun ang pambatong newscaster ng PBS at the time, galing ng newscaster ng mama, so nagkasakit siya. Pagdating ko rin sa loob ng booth, sabi ng technician, oh, walang alam sir, ikaw na. O, ako na tinuro. So I went inside, walang nervyos, walang kaba, dahil yung babasahin ko, gawa ko rin. English to, di ba? Tagalog newscast. Tagalog, okay. Yeah, dahil kasi paglabas dun sa Associated Press na English version, tatagalugin mo na eh. Okay. Itatype mo na yung Tagalog. Mm-hmm. So, in other words, nag-on-air ako, flawless, na i-deliver ko ng bigay na bigay. Sabi ko, ang second na wish ko, mapakinggan sana ito ng mga Diyos. Uh-huh. I'm pertaining to... Station manager? Yes, mga bossing. Mga bossing, di ba? Okay. Uh-huh. Alam mo, true enough, napakinggan ako. Uh-huh. Alam mo kung sino nakarinig sa akin? Sino? Coco Trinidad. Oh. Yeah, Coco Trinidad, mga kaibigan, yung next generation, maring hindi ho ninyo naalala, Coco Trinidad is an icon pagdating po sa broadcasts. Uh-huh. Yeah, siya po ay naging din ng... ng departamento ng mass communications ng UP. Mm-hmm. And ito rin po yung father ni Noel Trinidad na comedian. Artista. Mm-hmm. Na artista. Mm-hmm. Okay. So, nag-ring yung telephone at inahanap nila kung sino yung newscaster doon sa time na yun. Uh-huh. No? Ako, ito na. Sabi ko, break nito, break nito. So, akit ako doon sa office niya. Yeah, I was so proud. Pagbukas ko ng pintuan, sabi nung manager sa akin, were you the one who went on the air? Sabi nga nun. Eh, siyempre, proud of proud ka. Yes, sir. Yes, sir. Mm. Where is the announcer? Sabi sa akin. Sir, absent po. Yeah, where's the supervisor? Sir, wala pa pong supervisor at the time. Who told you to go on the air? Sabi sa akin. Eh, hindi nervous ako. Sabi ko, mapapahamak pa ako instead na matulungan ako. Yeah, sir, it was my own volition to go on the air dahil wala pong magbabasa ng news, sir. My intention is to just save the news. Okay, do it again tomorrow. Yun. That was my very first break to go on the air. Oh, my goodness. Yun. Pero ito, no, Ray, no? When you say government channel today, we have respect to our colleagues who work for government channels. Pero parang it was all downhill from 86. It was all downhill from there. Pero how was PBS during that time? Yeah, PBS, this is the same network, the same station where... where Yabot was doing his broadcasts. Uh-huh. Huh? Mm-hmm. Yeah, alam mo naman, prominent na prominent ito si Yabot. Yabot. Uh-huh. And halos dalawa lang silang, you know, very prominent at the time. Mm-hmm. Yeah, during the early years, mga kaibigan, ang mga king ng airlines, kung hindi si Yabot, si Johnny De Leon. Mm-hmm. Okay. I learned a lot from Johnny De Leon. Gusto ko lang i-share ito, lalo na sa mga interested mga kaibigan na maging future broadcaster na tulad namin ni Martin. I'll take this as an opportunity para po ma-impart ko po sa inyo yung konting natutunan ko sa kanila. Mm-hmm. Okay. In the case of Johnny De Leon, no? Ito yung guy na hindi nag-absent Monday after Sunday. Nag-broadcast yan. Monday, 7 days a week. Yes, yes. Nag-broadcast yan. Every day yan, every day. So, one time, dahil kasi, before ng broadcast niya, ako muna yung standby announcer eh. Uh-huh. Ako yung magbibigay ng time check eh. Kaya kapag late siya, mag-a-adlib pa ako eh. Sample. Yung mga oras na yun, ano mga panahon na yun? Ano yung okay. Sa hapon, meron siyang program sa 5 in the afternoon. No? Uh-huh. Mga kaibigan, ganap na ang alas 5 ng hapon. At tabayan po ninyo plantunan ni Lundagin Mo Baby. Ganoon ha. May adlib akong ganyan. Naku, galit na galit sa akin yan. Oh. Tumatakbo yan. Nagbamadali, tumatakbo. Pagdating sa bot, alas dyan.
nagsasalita ka pa. So, ang gusto niya, tugtugin lang yung kanyang intro habang paparating siya na walang ibang boses. Gusto niya, boses lang niya. So anyway, naging kaibigan ko siya eventually. Pagka kumakain kami sa library, nagbabaon yan eh. Nagbabaon yan. May binabalot sa dahon ng saging yung kanyang baon. Sabi ko, Mang Johnny, huwag kayo magagalit ho. Sabi niya doon. Sabi niya, kabataan ko noon, 20s. I was in my 20s, no? Siya naman ang prominent. Superstar. Superstar. Paano kang hindi magiging superstar? Siya ang bread and butter ng mga Lopez's the time. Siya ang nagdadala ng yung commercial lang niyang batang matamis. Kung kumita yun, tumatabo. Tumatabo, ha? Kaya ang ginawa ni Henry Lopez, this is the father of now si Gabby, yun ang boss ko si Henry Lopez, the late. Ang ginawa niya, para hindi umalis sa kanyang stasyon si Johnny De Leon, nirigaluhan niya ng top of the line na limousine. Wow. LTD. LTD, LTD, okay. Ito yung hindi mo pwedeng gawing kotse ngayon dahil i-start mo pa lang ang kotse mo, mauubos na ang gasolina mo. The ocho. Okay, anyway, ang tanong ko sa kanya, sabi ko ganito, Mang Johnny, bakit po hindi kayo nagde-day off? Ayan, tanong ko sa kanya. Lumingali nga pa siya. Ha? Tumingi pa sa left and right. Eh. Sabi niya, bakit mo naman tinatanong sa akin yan? Hindi po, sabi ko. Wala ho kayong kapaguran, sabi ko. Lunes, napapakinggan kayo. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Pati ba naman Sabado at Linggo? Gusto niyo pa mapakinggan kayo? Loko ka ba? Ayan, sabi niya sa akin. Ha? Oh, aliga, sabi niya. Eh, nasa library kami. No? Yung isang plakang yan, sabi niya, dinemonstrate niya sa akin. Yung isang plakang yan, gano'ng katagal yan? Yung isang tugtog na yan? Eh, mga 3 minutes po. Okay. Alam mo ba, kapag pinlay mo ang plakang yan at hindi nakusundahan ng mga nakikinig sa'yo, yung 3 minutes na yan, iiwanan ka, baka hindi na bumalik sa'yo. Nasa ibang station na or ibang announcer na. Alam mo, pinag-isipan ko yon hanggang ano, yung sinabi niyang yun. Tapos sinundan pa niya nung, ano, ng dialogue na, kung yung plaka, pwede kang iwanan ng mga listeners mo kapag hindi maganda ang tugtog. Paano pa kung hindi ka marinig ng huli? In other words, yung aking analysis, yung kanyang fear na masingitan, naging advantage niya. That was a serious hindi siya, yung confidence wala pa rin sa kanya kahit na superstar na siya. Hindi siya nagre-relax. Ang feeling niya mawala siya ng isang araw, ang laking kawalan para sa yung continuity ng kanyang boses at ang broadcast niya. Naku, sabi ko, ganun pala. Kaya alam mo, Martin, when I transferred station dahil because of declaration of martial law, sinara ABS-CBN at the time, napunta ako sa DCRH, hindi na ako nag-day off. Sa DCRH, hindi ako nag-day off hanggang weekend. Nagtataka rin yung iba. Sabi, ba't hindi ako kayo mag-day off? Alam mo, lahat ng mga milestone in the history na nasa pool ko ng weekend. Yung assassination ni Noy sa airport, mga kaibigan, nang dumating po yung aeroplano niya, nangyari po yan ng noon time ng Sunday during my program. And this is exactly the time na lahat po ng mga pambato, ng mga announcers ng iba mga stations ay nagde-day off. This is exactly the same period na wala yung mga magagaling na mga reporters. Ang mga pumapalit, puro lahat mga yung mga beginners, di ba? Anong sinabi mo? What were the first few words that you Santo sa nung namatay si Ninoy? No, kinuber ko. Pumunta ka doon? Yeah, no. Program ko kasi.
program ko ito. Sarili mong programa. Sarili kong programa. So, doon ka naka-on air ka doon sa studio. Yeah, hindi pa siya. How did you break it? I remember there was somebody na kakilala kong taga-airport na nag-tip sa akin. Mm-hmm. Yeah, dahil continuous man ang communication ko sa kanila, tinip nila sa akin. So ako, immediately, nagharap ng reporter. Sa totoo lang, wala ko kaming reporter at the time. Mm-hmm. Pinatakbo ko yung isang sweeper namin and force majeure, mm-hmm, naging radio announcer na siya eventually because sweeper? Of that. Sweeper? Meaning? Yeah. Sa ano? Janitor? Oo. Janitor. Ang name niya, ako rin ang bumansag na pangalan sa kanya. Ang pangalan ho niya ay Manibal. Si Manibal? Yes. Manibal. Si Manibal, janitor noon ng DZRH? Exact. Yes. Si Manibal na narinig ko sa DZRH? Correct. Siya yan? Siya ito. Yeah, dahil kasi si Manibal, helper siya ng local station ng MBC sa Bicol. Kasama ni Rick Radam. Mm-hmm. When they transferred in Metro Manila, kasama rin niya, alalay niya, taga-abot ng mga plaka, mm-hmm, taga-bit-bit ng mga gamit, etc. At ano na siya? Yeah, kinuha na ng company para maglinis na rin doon sa booth, mm-hmm, at doon sa ano. So anyway, pinatakbo ko yan para mag-cover. Siyempre yung kaba, abot-abot ang kabay niya, kung ano sasabihin niya. Sabi ko lang, very simple, itatanong ko lang sa iyo kung ano ang gusto ko malaman at sasabihin mo lang sa akin kung ano itatanong ko sa iyo. As simple as that. Pag tinanong ko, nasaan ka na? Sir, narito po. Okay. Ano nakikita mo? Ganda lang kasimple. Reporter na yun. Pwede na yun. Iga-guide mo lang siya, di ba? Iga-guide mo lang sa akin. Kaya noon ay nauso rin Martin market report. Uh-huh. Yeah, dahil ito, ang ginawa ko kay Manibal, sabi ko, Manny, takbo ka rin sa diyan sa may bulungan. Yeah, kasi ang station ng DZRH at the time nasa North Bay Boulevard. Ang North Bay Boulevard, mga kaibigan, nabotas na po ito, katabi lang po namin yung bagsakan ng mga isda. Mm. Okay? Noon ay hindi pa usong-uso yung pagbibigay ng mga presyo sa umaga. Pero pinasimulan ko yan. I was the first, I am proud to say, I was the first to create a market report. Pinapunta ko lang si Manibal, Manny, tanong mo lang kung anong presyo ng isda. Mula roon sa bulungan. Kasi nagbubulungan pagka yung banyer-banyer ang binibili ng mga businessmen. Bibili sila, bubulong. Magkano'y bebenta ito? Magkano'y bebenta yon? Okay. From there, mapipick up na namin kung magkano na ang tingi pag nabili na nung ano. So the highest bidder, yun ang makakuha ng banyer na yun. Yes, okay. I-re-report naman niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, mula ngayon, Manny, tatawagin kitang marketing reporter. My gosh. Yeah. Okay. At saka hindi ko kayang sabihin ang buong pangalan mo. Uh-huh. Ang itatawag ko sa iyo mula ngayon ay Manibal. Uh-huh. Sir, maganda ho yan ah. Stateside ang dating. Yes, Manibal. Ano ba pangalan talaga ni Manibal? Manibalute. I remember si Henry Jones Ragas. Henry Ragas sa GMA. GMA. Double B. Kasama mo yan. Ako bumansag sa kanya ng Henry Jones Ragas. Bakit naman? Because magkasama kami ni Henry sa ABS-CBN, magkasunod yung programa namin. Since ang plaka na pinatutugtog niya at the time, dahil sponsorship yun ng sponsored ng Swan Recording, dalawa lang yung plaka niya na tinutugtog eh. Engelbert Happerdinck and Tom Jones. Okay. Kaya pala. Kaya pagka papasok na siya, ako ang taga-time check eh. After ng time check, mga kaibigan, ladies and gentlemen, narito na ang pinaka-matangkad at pinaka-makisig na lalaki ng ABS-CBN, si Henry Jones Reyes. Dinuktong ko yung Jones kasi... Tom Jones eh, di ba? Alam mo, from there on, hindi na nawala sa kanya yung Jones. Bit-bit na niya. Bit-bit. Pati sa pagsulat niya ng mga signature niya, meron ng Jones. Ganoon lang, Okay, so from PBS to ABS-CBN, nasa DZRH, marami kang nilaunch ng mga tao at mga ideas. Yung nabanggit mo, yung sa market report at si Henry.
Si Henry. Alam si mo, Henry. Ayokong makaligtaan ito, Marty. In the mid-70s, martial law ito, ha? Martial law. Yeah, kasi galing ako sa ABS-CBN. And kami yung mga radio reporter ng ABS at the time, eh medyo mainit ang militar doon eh. That was the time na kasi naghiwalay na ang Marcos and Lopez's. Medyo nagbangga na sila sa side ng politika. And understandably, yung pag-aari ng mga Lopez's, binabantayan na ng ng mga Marcos's, di ba? Okay. Alam mo, kaming mga radio patrol, ang tawag sa amin, radio patrol reporters, kami rin ang unang hinanting ng militar at the time, no? Ng mga Marcos's. In fact, ikukulong nila si Orly Mercado. Okay? Si Orly ang aming chief of reporters. Ang mga kasama ko mga reporters, ako, si Jotaruk, si the late Juni Caprente, Ismael Reyes, Mario Garcia, among others, Johnny Midnight, yan. Johnny Midnight. Ito yung mga kasabayan ko at the time, no? Okay. Dahil alam na alam kong nung magdeklara ng martial law, ayaw nilang bigyan ng chance sa mga reporters ng Radio Patrol. Gusto nila dumaan sa masyadong tedious na screening at kukuha ka ng clearance sa Camp Crame. Okay? So, marami na silang kidulong at the time. Nakakulong na sila Louis Beltranon, di ba? Okay. So, noong lumipat ako sa MBC, DZRH, hindi ko masyadong kinapitalize yung pagiging radio patrol reporter ko. Uh-huh. Kasi mainit sila na. Tsaka martial law na, di ba? Mm-hmm. Alam mo, martial law, history na ang news, ang scoop, uh-huh, ang coverages, ang interviews. Wala lahat yan. Controlled. Controlled. Mm. Yeah. PBS yun. Ayun. Number one ngayon, the government channels na. Oo. Pero noon, nasa DCRH ako noon. RH ka. Oh. Okay. Mm-hmm. Kaya ayokong ma-miss ito sa kwentuhan natin. Martin, this is very important and this is historical. At hindi lahat ng mga estudyante alam ito. Uh-huh. Yeah, not unless mabasa lang nila sa libro, no? Uh-huh. Pero hindi naman prominent na meron lang dalawang libro, I remember, na nakasulat noong i-onder namin itong ikukwento ko sa inyo. Mid-70s, mga kaibigan, martial law, I created the very first commentary program over DZRH. Mm-hmm. Ayaw nila mag-venture sa commentary dahil medyo ticklish at saka parang tumatawid sa alambre, mm-hmm, at the time. Okay. Bakit ko naman magko-commentaryo nga naman? Mm-hmm. Martial law ng mga panahon yun. Yes. Military ang mismo nakatutok sa'yo. Okay. Kinreate namin dalawa ni Paring Caloy. Uh-huh. Si Paring Caloy is Caloy Castro, the late Caloy Castro. He was then station manager. Uh-huh. I was then the news director. Okay, Paring Caloy, create tayo ng isang programa. Ang title ng programa, Metro Manila Banat. Uh-huh. Yung title na title pa lang, medyo ano na, di ba? kung hindi ka babanat, parang misnomer. Yes. Kaya ang title namin, Metro Manila Banat. Para bumanat kami. Banat talaga. Okay. During martial law. This is mid-70s. Ha? Mid-70s. Okay. Ang simula ng programa, ganito. I would always start by saying, ito po palatuntunang walang kinatatakutan. Sapagkat ang pangas nito'y kapangyarihan na nagmumula sa mamamayan. People power. Yung people power, umi-echo pa yan. Umi-echo yan. People power. I started the program mid-70s, approximately after 10 years in mid-80s, 1986, people power became byword in EDSA, byword in the Philippines, and eventually other countries as well. Mm-hmm. Yeah, tulad ng Korea, yeah, tulad ng Germany. Germany. Mm. Yeah, walo, sunod-sunod na ibang mga bansa. Mm. Yeah, ginamit na rin exactly ang people power. Mm-hmm. Alam mo, noong unang gamitin namin yung coined na people power, hindi namin alam kung tama
ang pagkakakwent namin. Nagtatalo kami ni Paring Kaloy noon. Kung people's power. Yes. Off the air. Meron pang sumasabi sa akin, sabi nga ron, Paring Ray, people's power yan. Kung ang ibig mong sabihin, kapangyarihan ng mga mamamayan tulad ng intro mo, people, that's people's power. Kapangyarihan ng mga mamamayan. Pero sabi ko, ang pangit ka akong pakinggan sa tinga ko, sabi ko. Pagka narinig kong hindi tama ang bagsak at saka rhythm, ang hirap i-pronounce, sabi ko. Pero mas malutong kapag people power, sabi ko. Okay, bahala ka, sabi pa nung gano'n. Isa nakakaintindi, ha? Madalas magsalita ng English yun, nagkukorekt sa akin yun eh. But later on, inaccept nila as is, ha? Yung people power. Kaya ngayon, people power lahat. People power lahat. Okay. Ito, Ray, ang gusto namin malaman, ano? After the revolution, of course, we noticed that even if you don't belong to the three big networks like GMA, ABS-CBN, and TV5, no, you are still a force to reckon with. People respect you. Kumuha ka ng pangalan. You have become a brand. Ano mga sikreto na ginawa mo doon? Ano yung mga values na naitulong o iniwan sa'yo, mga prinsipyo ng tatay mo at nanay mo na up to this day, you hold dear and you still practice? But before you answer that, let's play this song. Maybe also I will ask you the question later when you hear this song, anong naalala mo? We'll be right back with the great Rey Langit. Diyan lang kayo mga kapatid. Magbabalik po ang Martin's Man Cave sa podcast.ph. This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and audio.ph. Ray also is the president or was the president of IABF, Banking Association, Order of Parliamentarians, Confraternity, Model Cadet, Cadet Officer, Cadet Corps, ROTC Officer, President of FEU, Philippine Cultural Performance Arts Group, the Rho Omega Tau Fraternity Director, FEU Progressive Party. He has received numerous awards, namely EQ 2012 Series, the Best of Pinoy OFW Choice in 2012, Lifetime Achievement Award, UNTV Test Broadcast 2 in 2009, Anak TV Seal in 2006, Bronze Awardee for Single Entry TV Advocacy in 2006, Olirang Ama Awardee in 2006, Best Public Service TV Program Category, Kasangga Mo Ang Langit in 2006, Best Public Service TV Program in 2005, the KBP Golden Dove Awards, Hall of Fame Awardee, Broadcast Journalist of the Year for Radio in 2004 at the Rotary Club of Manila, Kadoroy Lifetime Achievement Award, KBP Golden Dove Awards, Broadcast Journalist of the Year in 2003, Rotary Club of Manila, Best Public Service TV Program, Hall of Fame Awardee, Best Public Service Program in year 2000, the 14th Annual People's Choice Awards, 1999, Best KBP Chapter, KBP Golden Dove Awards in 99, 97, 96, 95, and 94, Journalist of the Year in 1998, that's for Rotary Club of Manila, Gawad Metro, Best in Public Service Award, Hall of Fame Awardee, Best KBP Chapter, Best Public Service Program Host for Action 9, Outstanding Alumni Award, San Lorenzo Ruiz Award for Radio, Archdiocese of Manila in 1996, Best Public Service in 1996, 1995, 1994, to Saudi with Love, DWIZ 882. Catholic Mass Media Awards. Best Public Service, the same program, to Saudi with Love in 1996. Best News in 1996, Catholic Mass Media Awards. Outstanding Service Award, Broadcasters Club of the Philippines in 1995. Best KBP Chairman in Metro Manila, as a Metro Manila Chapter Chairman, 1995.
awardee for Outstanding Media Services, Hostage Drama Award by the Narciso Dapat, an OFW held an 11-year-old boy hostage. That was given by Mayor Pablo Coneta in 1994. Most Outstanding Radio Personality, Media Man of the Year Award in 1990, Best Public Service Program, Achiever of the Year Award, Gallantry Award, Man of the Moment Award, you name it, Outstanding Pampanguenyo of the Year, Outstanding Anchorman in 1989, Best Public Service Radio Program in 1989 and 1987, Catholic Mass Media Awards, Radio Journalist of the Year, Johnny De Leon Award on Public Affairs by Association of Commentators and Announcers of the Philippines in 1988, Award of Recognition by the City of Manila, Manila Broadcasting Company, a Rotary Club of Balintawak in 1987, Outstanding Alumnus Award, F.G. Calderon Elementary High School in March 1986, Award for Recognition for Public Service in 1984, and number one radio announcer in 1981, Star Watch. As a professional corporate manager, he became the assistant to the production manager in 1964, a GSIS department, and also was an IBM and Programming Center GSIS operator and programmer in 1964. Wow. This is really a revelation. He held executive positions for KBP, for HIP TV, for Aliyo Broadcasting, DWIZ, Insular Broadcasting Company, CMG, KBP National, the South of Manila Journalist Breakfast Club, National Press Club, DZNN, Radio Veritas, DZRH, and currently he is a newscaster, an anchorman for DWIZ, also host Biyahing Langit, Kasangga Mo on Langit, anchorman Biyahing Langit to Saudi with Love. He was also a newscaster for Tele Jario, producer host of IBC 13, host of Action 9 RPN, field reporter of DZAQ. That was in 1972. And he also became an anchorman of DZAQ and DZXL, ABS-CBN, 1967 to 72. For print, you know, he writes for Tempo, also writes for the Entertainment Plus, a bi-monthly magazine, a columnist in People's Tonight from 2001-2005, and Job Finder magazine until 2004, Balita columnista until 2006, and presently a columnist for Biyahing Langit, Pinoy Chronicle, in 2005 up to today, and for Philippine Journal. And Rey was also an actor, and he appeared in movies of Fernando Po Jr., The Muslim Magnum 357 with FPJ 1986, and Ang Padrino with FPJ 1985.